itong oras ito, iihi ako, naiihi man o hindi. Mm-hmm. Although there are certain times, so, na kami na nag-advise noon. Pero, may medyo complicated problems na po. Pero for a normal patient, wag naman ho yung talagang pinipigilan hanggat kaya. Basta if you feel the urge, go urinate. Kasi ho, papasok ho dyan, yung iba, malakas uminom ng tubig. Mm. So, natural ho yan, mas madalas umiihi yan. You stay in an air-conditioned room, mas marami kang ihi talaga. Sa gabi, ano ang normal dapat kang umiihi? Isa, dalawa, o? Sa normal po, dapat pag before you go to bed, iihi ka. Mm-hmm. Ang next na ihi niyo should be the next day. Yun po ang normal. Hindi ka dapat magisingin between. Yun ang maganda. Pero yung iba ho, nagigising ng isa, okay lang yun. Kasi ho, ang criteria din namin para malaman kung yan ay problema ba, is it causing any bothersome, nagiging bothersome ba doon sa pasyente? Kasi kung siya is comfortable with that, kung gigising ng isa o twice in a night, okay lang naman. Pero if he's bothered, tapos iniimbestigahan namin, may nakitang problema, kadalasan po, baka prostate yan, yun, gagawa natin ang solusyon yun. Eh pero, Doc, bakit sinasabing pag diabetic ka, madalas ka rin naihi-naihi? Oh, nagkakadiprensya ba urinary bladder mo? Actually ho, ano yan eh, sa dami ng formation ng ihi, kasi yung diabetes, so, meron yung tinatawag na 3 P's. Yung polyuria, polyphagia, polydipsia. Isa po doon yung polydipsia. Yung polydipsia po kasi inom na inom eh. Uh-oh. So, pakiramdam mo, uho ka palagi, naturally, iihi ka rin ng ihi. Sa pag-ihi kasi marami tayong factors that you have to consider ho eh. Mm. Yung iniinom ba niya, tubig lang o caffeinated ba? Mm. Nasaan ba siya most of the time? Is he in an air-conditioned area? Mm. The age of the patient also. Kasi ho, ang may edad, mas madaming ihi po napuproduce yan sa gabi. Mm-hmm. Kasi pag humiga na sila, doon lang nagpupuntahan yung dugo sa puso. Doon mm-hmm. na-filter, kaya mas marami silang urine production at night. So, dahil kasi nga, yung ugat nila hindi na ganun kaganda eh. Mm-hmm. Hindi na makapunta sa puso pagka nakaupo, nakatayo. Kung kailan humiga, na mm-hmm. dependent na yung puso, doon nagpupuntahan yan. So, madami silang urine production at night. Yung iba naman kasi, liba, bata ka pa, sinasabihan, huwag ka nagpipigil ng ihi mo, masama yan. Kailan mo sa pinipigil mo yung pag-ihi mo? Meron po kasing iba yan eh. May iba kaming pag-interpret dyan. Actually, hindi lang yung term na pagpipigil. Kasi, kunwari po sa bata, no, yung pediatric patient, meron kaming tinatawag na para makikita niyo yung bata talaga, nagpipigil ng ihi. It is a behavior that alarms us urologists. Kasi, baka po may isang problema, yung tinatawag na bladder sphincter discoordination. May malaking problema sa loob. Pero sa isang matanda na alam na niya yung tamang pag-iihi at ano, we advise them just to, basta ho, you feel the urge, go urinate. Kahit konti lang ang iihi mo. Hindi, kasi pagka ho, konti ang laman ng pantog, hindi mo mararamdaman yung urge. Eh. Alam mo lang na may laman ng pantog, pero it will reach a certain amount po na doon lang magpaparamdam na naiihi na ako. Eh yung nagbabalisaw-saw, Doc, yung sabi nila, feeling nila naiihi sila, pero pag umupo sila sa... Parang wala naman. Yan ang dapat bigyan ng pansin. Kasi yan po ang kadalasan complaint ng yung what we commonly know as UTI, no? Mm-hmm. Yung cystitis po, yung infection ng pantog, urinary bladder. Mm-hmm. Yan po ang pakiramdam nila. Parang pakiramdam nila, naiihi sila, pero pag-ihi nila, wala naman. Mm-hmm. Pero po, hindi lang po UTI kasi ang nagkukos lang nun. Mm-hmm. Pagka may bato ka sa pantog, yung may mga nagkakaroon ho ng stone, mm-hmm. the urinary bladder, yan ho pakiramdam nila. Yung iba po na may bukol sa pantog, yan din ho ang pakiramdam nila. So, yun nga yung sinasabi namin na kami po, when a patient goes to us na complaining of UTI, we investigate further. Kasi ho, ang urinalysis po, very informative. Pero kami, we would always resort to an ultrasound. Mm-hmm. So, yung ultrasound na yan, safe ho yan, walang radiation, pero napakarami nating makikita na impormasyon.